Welcome to Love Lines. Good morning, Philippines, and hello, world. Araw na Linggo, kaya tara, simba tayo. Gumanda na yung ara. Oh, gumanda na. Sumungaw na yung ara. Nang konti. Basa ang kalsada. At inabutang pa si nanay. Kumu. Ano, maulap pa oh. Bulat-lak. Bulat sa akin ay galak. Ikat na yung araw. Sana naman. Okay na, wala nang bagyo. Doggy. Hello, doggy. Kumusta ka? Ay, nasira pala yun. Kaya agad nun. Dito na kami. Oops. Tatay, dito ka kasama. Ano bang mga bagay na dito natin? May sexual at yan. Kung patuloy ang mga bagay. So this day, or this month, September, when you are celebrating your birthday, may God particularly bless you to give to life and repeat other blessings. Material and spiritual. This we ask through Christ our Lord. Bye, Erna. So many things. Bye, Erna.
Umuulan. Lakas ng ulan. Ang dauna na sa atin si nanay. Okay. Aha. Lakad na nga lang. Sige na nga. Maghugas na lang ako ng pakapampating. Yan, malakas ang ulan. Kailangan magpahayo. So, asa na si nanay? Abutan pa kaya natin? Hindi na siguro, no? Basang-basa sa ulan. Kahapon. Yan. God's way is the best way. Kasi iba yung way ng tao. Iba yung pag-iisip ng tao sa pag-iisip ng Diyos. Yun yung gospel for today. Noong sinabi ni Jesus na siya ay pahihirapan ng mga iskriba at ng mga matatanda ng bayan. Sinabi ni St. Peter na hindi dapat mangyari yun, pero sinabi sa kanila Lord Jesus na iba ang iniisip mo. Layuan mo ako, Satanas. Yan, sapagkat iba yung iniisip ng tao. Ang gusto lang ng tao at ang panlin lang ng demonyo, yung the instant, the easiest way. Yan ang gusto niya sa taong isipin ng tao. So the best way is God's way. Sumatotal, yun ang ibig sabihin ng gospel. Yun ang point ng gospel for today. According sa sermon ni Father kanina. Zero busy. Almost zero visibility, no? Hindi naman. Yan lang, makulimlim talaga, madilim. Sa araw ngayon ng Linggo, maulan. Hindi lahat ng bagay ay madali. Sabi nga, kung gusto nyong if you want to follow me, carry your cross. Ang sino mang nagmamahal sa kanyang sarili ng higit sa akin ay, ano ba yan? Mawawala. Sino man ang mamamatay para sa akin ay mabubuhay na muli. Parang ganun. Sino yung mawawala ng buhay? According to the reading, para yun yun. Sino ang, kagaya sa mga saints. If you want to follow me, carry your cross. At hindi madali. Dahil hindi madali ang buhay na tatahakin ng Kristiyano na susunod kay Kristo.
hindi daw tayo ang tao hilig yung instant, yung instant madalian. Okay lang naman yung instant noodles paminsan-minsan. Instant noodles. Pero yung kagaya nung ayaw maghirap, ayaw pagsikapan, yung kagaya nung sa palabas ngayon, yung mga naloloko sa instant yaman. Yun. Malaming naloloko nun. Kasi ayaw mahirapan. Instant. Gusto yung mama na God. Gusto magkapera ng instant. Ayun. Sa maling paraan. Hindi maganda yun. For example, isang example nga doon, in my own reflection, yung mga madaling paraan, yung, di ba, gusto minsan makalisensya, nagbabayad, nagpapafixer, yun naman iba, gusto makakuha ng mataas na score, nanda sa test, sa school, especially sa mga estudyante, gusto instant tumaas, ayaw mag-review. Yan. Nandadaya, nagkukodigo. Siyempre, hindi maganda yon. O, diba? Malapit na eleksyon. Mambibili ng boto. Mambibili ng boto eh. Gusto manalo. Kung matera ka, pwede. Kaya lang, hindi mo sure kung ipoboto ka nga nung binilhan mo. Okay ko. Dito na kami sa bahay, and always remember, God's way is the best way. God's way is the best way. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.